Bagamat man nga po maganda ang ipinapakitang laro ni Andrew Wiggins sa Golden State Warriors, ay may lumabas pa rin naman nga po na balita na papalitan siya ng kanilang koponan. Bakit kaya? Yan nga ang ating unang story ngayon dito na ating pag-uusapan sa ating pinakabagong video na sasamahan ko na rin ang balitang si Ja Morant na nga daw talaga ang bagong Derrick Rose at ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Tyreek Evans. Kaya tara, simulan na natin yan. Kitang-kita niyo naman nga po na napakalaki ng naiambag ni Andrew Wiggins sa kampanya ng Golden State Warriors ngayong taon sa pag-average na pa lang ng 17.6 points, 4.2 rebounds na may kasamang 2.1 assists per game sa kanyang 47.8% shooting. Bale, siya rin naman nga po ang pangatlong option ng Golden State Warriors pagdating sa kanilang opensa. Kaya isa na nga po si Andrew Wiggins sa kanilang pinakamahalagang malalaro sa kanilang kasalukuyang lineup. Pero sa kabila nga po niyan ay marami pa rin naman nga pong nagdududa sa kanyang kakayahan. Sa katunayan, naniniwala nga po ang ilang mga fans na hindi niya deserving na maging parte ng starting five ng nagdaang All-Star Game. At masama pa nga po diyan ay nagsisimula na rin naman nga pong lumabas ngayon ang balitang posible siyang alisin o palitan ng Warriors sa susunod na mga taon. Ayon nga po dito, kapag hindi nga daw po naging matagumpay ang kanilang kampanya ngayong season, ay malaki nga po ang tsansa na palayasin nila ang isa sa kanilang mahalagang player, at yun nga po ay si Andrew Wiggins. Bali, siya lang naman nga daw po ang kanilang natitirang malalaro na merong mataas na trade value. Kaya siya na rin naman nga po ang pinaniniwalaan na unang papalitan sa kanilang lineup. Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang story na pagkukwentuhan sa balitang pinapatunayan na nga talaga ni Ja Morant na siya ang bagong Derrick Rose ng NBA. Kung inyo nga pong matatandaan, meron nga pong ilang mga NBA expert noon na kinukumpara si Ja Morant sa ating pinakabatang MVP na si Derrick Rose. Halos hindi na rin naman nga po nagkakalayo ang kanilang mga ginagawang moves sa loob ng court. Samahan mo pa ng katotohanan na pareho nilang binubuhat ang kanilang sariling koponan sa pamamagitan ng pagiging dominante nila pagdating sa pagsasalaksak sa ilalim ng basket. At mas pinatunayan pa nga po ni Ja Morant na totoo ito matapos siyang magtala ng kanyang career high na 46 points sa kanilang pagkapanalo kontra sa mainit na koponan na Chicago Bulls. Nagtala rin naman nga siya dito ng napaka-efficient na shooting sa kanyang 15 out of 28 sa field goal at 3 out of 4 naman sa 3-point line. Maliban rin nga po dyan ay hindi rin naman nga po matatawaran ng kanyang mga ginagawang highlights sa kanilang laro na parang isang batang Derrick Rose noon na naglalaro para sa Chicago Bulls. Sa panghuling story naman tayo, dahil nga po sa mga nakakadismayang pagkatalo ng Los Angeles Lakers ngayong season, ay paunti-unti na rin naman nga pong lumiliit ang kanilang tsansa na makapasok sa playoffs at makuha ang kampeonato. Pero kahit nga ganun ay sinisika pa rin naman nga po ng kanilang team na pagandahin ang kanilang mga laban. Ngunit kailangan pa rin naman nga daw pong intindihin ngayon ng front office ng Lakers na kailangan na nga po nilang kumuha ngayon ng mga bagong malalaro na tutulong upang maresolba nila ang kanilang kasalukuyang problema. Subalit, sa kasamaang palad, sobrang kakaunti na lamang nga po ang magagaling na malalaro na available ngayon. At isa nga po dito ay si Tyreek Evans na kahit man matagal nang hindi nakapaglaro sa NBA ay hindi pa rin naman nga daw po nawawala ang pagiging isang mahusay na 3-and-D player nito na kayang gumawa ng kanyang sariling tira. At yan nga po ang hinahanap ngayon ng Lakers na nahihirapan ngayon ang depensa ng best player ng kanilang nakakalaban. Isa pa, nangangailangan rin naman nga sila ngayon ng magaling na shooter gaya ni Tyreek Evans na kayang mag-step up anumang oras kapag nag-struggle ang kanilang mga superstar. So yun nga mga idol, ang ating pangalawang video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na at bisitahin ang ating Facebook page J-Zone TV dahil meron din tayong mga ina-upload na mga NBA balita doon. So yun lang mga idol, maraming salamat sa inyo.